Magsitayo po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi nila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo. Ngunit ngayoy, ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patatagin ang mataas na bundok ng walang hanggang burol at tambakan ng mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y, lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy
upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag na katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysayan, parang isang panaginip, lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit? Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan niya ang mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong magnagsihayong dalay, binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangian kaloob sa inyo ni Hesukristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
daan ng poong nariyan na. Tuwiriti ang da sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ikalabing limang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa ilupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka ng Abilinia, sina Anas at Caiaphas naman ang pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias, dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang lupain sa magkabilang panig ng Jordan at ng Aral. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Wika niya. Sa gayoy, natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tuwirin ang dadaan ng liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa patuloy po nating paglalakbay sa panahong ito ng Adbyento, ay patuloy pa rin tayo pinapaalalahanan ng ating pagdiriwang, ng ating mga pagbasa, ang kahalagahan ho ng pananahimik. Lalo na ho sa panahon ngayon, maingay, no? Maraming boses ang umaalingaungaw. Pero sa kabila ng ingay at mga boses sa paligid natin, sa kabila ng ingay, kaya natin manahimik. At bakit mahalaga ang pananahimik sa panahong ito ng Adbyento? Kailangan nating manahimik para tayo ay makapakinig. Di ba? Paano tayo makakakinig kung salita din tayo ng salita? Paano tayo makakapakinig kung hindi bukas din ang isip natin? Baka kasi pwede nga, tahimik nga tayo, pero sa isip naman natin, ang gulo-gulo. At minsan, ang isip at puso ang pinakamaingay. Maraming iniisip, maraming problema, maraming inaalala at alalahanin. Maraming takot at pangamba. Pero magandang paalala sa panahong ito na sa kabila ng ingay na ito, kahit sa puso at isipan natin, ay kaya nating manahimik. Allow the Lord and allow ourselves to silence the noise in our hearts and in our minds. At magagawa natin yon kung tayo ay
focus sa kasalukuyan natin. Minsan yung ingay, iniisip natin yung kinabukasan, yung hinaharap eh. Yung mga what ifs mo, pero instead of focusing on the what ifs that create noise in your mind, in your heart, focus more on what is present right now. What is there? What do you have? What is before you? What is your present? Hindi yung mga what ifs na yan. Kasi gumagawa lang ng ingay at gulo sa puso at isip mo yan. Mahalaga ang katahimikan. At hindi ba minsan pag masyadong maingay, nakakapagod din? Pag masyadong maingay at magulo, hindi ba nakakapagod din? Kaya hayaan natin sa panahong ito ng paglalakbay ng Adbyento na yakapin ang katahimikan. Pagiging panatag sa harapan ng Diyos. Sa atinong ebanghelyo, umaalingaw-ngaw ang boses ni Juan Bautista sa ilang at sinasabi niyang, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Sa pagpapahayag ni Juan Bautista, at ito din ang paalala niya sa atin, na sa paglalakbay din ng panahon ito ng Adbyento, ay sana'y maging panahon din ng ating pagsisi at pagtalikod sa kasalanan. Na hindi lamang panahon ng paghahanda ng pisikal, kundi ang pinakamahalaga, yung paghahanda ng puso. At hindi, di ba minsan, at kadalasan, no? Ang pinakamahalagang yugto lagi ay ang paghahanda. Di ba? Hindi ka basta pwedeng lumusong bigla. Hindi ka lang basta pwedeng lumusong bigla doon sa pinaghahandaan mong event. Kailangan paghandaan mo. At sa ating buhay bilang Kristiyano, sa patuloy na paghahandaan natin sa panahong ito ng Adbyento, ang inaanyayahan tayo ng paghahanda ng ating puso. Paghahanda ng puso sa pagdating ng Panginoon. Kaya magandang paalala sa atin, the best way to prepare for Christ is a heart that is renewed. Ang pusong binago, ang pusong nagpapakabago dahil ang karumihan ng kasalanan ay tinatalikuran. Kaya narito lagi ho ang sakramento ng kumpisal kung saan tayo bilang mga Kristiyano, tinitignan ang puso natin, tinitignan at kinikilala ang mga pagkakamali at kasalanan natin at hinihingi ng kapatawaran sa Diyos nang mula sa sakramentong ito, ang Diyos ay mapabago at hubugin ang ating puso. Kaya ang buhay na binago, nagiging masunurin. Hindi na yung sarili niya ang iniisip niya, hindi na yung sarili niya ang gustuhan ang iniintindi niya, kundi pinaka-importante sa lahat, paano siya higit na makakasunod sa utos ng Diyos sa buhay niya. When we learn to be quiet, we are able to listen. And when we are able to listen, it is then that we can follow. Kaya itong imbitasyon sa atin sa panahong ito ng Adbyento, ang patuloy na pananahimik, ang patuloy na pakikinig para patuloy nating masundan ang daan kung saan tayo nila inaakay ng mahal na Poong Hesus Nazareno. Siguro, ito yung pinakamagandang pwede nating paghandaan sa buhay natin eh.
pinakamagandang biyaya na pwedeng ibigay ng Poong Hesus Nazareno sa buhay natin. Hindi lamang ang katugunan ng ating mga panalangin, kundi higit sa lahat, ang buhay na binago at pinabago ng salita ng Diyos. Nakakatuwa at pakinggan minsan no, yung mga kwento ng milagro na ginawa ng mahal na Poong Hesus Nazareno. Siguro yung mga answered prayers. Pero, higit sa lahat, para sa akin, no, mas maganda yung kwento na kung saan binago ng Poong Nazareno ang buhay ng isang deboto. Kung dati gumagawa siya ng pasama, kung dati hindi siya mabuting anak ng Diyos, namumuhay sa kadiliman, puro bisyo, pananakit ng kapwa, pangaalipusta ng kapwa ang ginagawa. Nung nakilala ang Poong Nazareno, lahat yon tinalikuran niya. Nagbago ang buhay. Yung dating magnanakaw, hindi na gumagawa nun. Tinalikuran na niya. Yung taong hindi tapat sa buhay may asawa, dahil nakilala na ang Poong Hesus Nazareno, tapat na sa kanyang asawa. Ang taong naninira ng kapwa at mapanghusga, dahil nakilala na ang Nazareno, ano nang gagawin? Uuna na siyang umuunawa sa kapwa niya. Imbis na salita na nananakit ng kapwa at magbababa ng kapwa niya, ang lumalabas sa kanyang bibig ay mga salita na nagbibigay pag-asa na sa kapwa niya. Di ba napakaganda nun? Napakagandang biyaya. Pero alam natin na ang paglalakbay na ito ay hindi makukuha ng isang araw lang. Kaya ang patuloy nating pakikinig, ang patuloy nating pagpapakumbaba sa harap ng Diyos, ang patuloy na paglago natin sa ating debosyon sa Poong Hesus Nazareno, ang siyang gabay natin para masundan ang aral at turo niya. At ang taong sumusunod sa aral at turo ng Poong Nazareno ay ang buhay na nagbabago. Tumatalikod sa kasalanan, tumatahak sa daan ng Diyos. Kung paano hinanda ni Juan Bautista ang daraanan ng Panginoon, sana tayo bilang Kristiyano na nakakarinig ng tinig ni Juan na sinasabi sa ating pagsisihan ninyo at taliktan ang inyong kasalanan, tayo din ay tumahak sa daan ng pagbabagong buhay nang sa gayon ang ating lakaran ay ang daan ng Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, habang tayo'y nananabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tayo'y Kanyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista na ihanda at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas.
Buong pagpapakumbaba tayo manalangin, mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan, magkaroon nawa sila ng lakas ng loob na tagpuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, tinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yaong mayroong katungkulan sa aming pamayanan, tupdinawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas, at pagkamuhi. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit, makatagpo nawa sila ng kalinga, ng kaliga, kagalingan, at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eucharistia. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, tinggin mo kami. Para sa may kapansanan at yaong mga nagdurusa, makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo. O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay, manalangin tayo. Mapagpalang Ama, tinggin mo kami. Para sa mga yumaon naming mga kapatid, matamasanawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, tinggin mo kami. Diyos Ama naming nasa langit, patagin mo ang aming kalooban mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ng iyong pag-ibig at pagpapatawad habang malugod kaming nananabik at naghihintay sa pagdating ni Hesus Kristong anak mo at aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahayang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang inyong Diyos ng mga lupo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kalitaasan, Hosanna, Hosanna, sa kalitaasan, nagpangalan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kalitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kalitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y ibabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay
at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan.
samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Small, you are.
Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng poong, mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Paris-wide Advent Recollection sa darating na December 10, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang mas mabuti ang pagsunod kay Jesus, pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., Bishop-elect of the Diocese of Balanga, Bataan, and Rector, Parish Priest, Quiapo, Manila. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilalas sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling.
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod. Masunurin na tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo namin buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarmal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, I'm